Oy. Hello. Hello. 1 2 3 4 1 2 3 4. Naririnig ba ako, guys? So what's up para dun sa ating mga subscribers diyan at dun sa mga kanina pa hanap ng kanilang mga solution pagdating sa kanilang hearing needs. This is your host, Sir Eros. Pero bago ang lahat, kayo muna ay aking kakausapin at bibigyan liwanag pagdating sa ating hearing care needs. Okay? So, para dun sa mga kanina pa hanap ng solution dyan sa kanilang sudden na baradong tenga, malamang kanina pa kayo nagkakaroon ng galitong thinking na ito ang solusyon sa inyong tenga, suka. O pwede rin na baka kaya barado ang inyong tenga, sudden bara ng inyong tenga, baka kailangan nyo ng olive oil. Okay. O di kaya, lagyan nyo ng alcohol ang inyong tenga. Pwede rin sa ibang mga channel is baka ini-encourage kayo na gumamit ng cotton buds. So, in this channel, tatry nating solving yung problema nyo. Bakit kayo nagkakaroon ng biglaang paghina ng pandinig? Okay. Teka, just want to check kung meron tayong volume. 1, 2, 3, 4. Kasi ginagamit natin yung ating phone as ating microphone. Pa-acknowledge naman po kung may sound tayo dyan. Mic test, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, mukhang meron naman tayong volume. Okay. So, yun na nga. Tatry natin solving dito sa ating channel yung inyong problema. So, usually, kaya kayo nagkakaroon ng sudden plug ear sensation sa inyong mga tenga. Sa ilong natin, meron tayong tubo dyan na connect sa ating tenga. Okay. Yung tubo na yun ay ang tinatawag nating Eustachian tube. Yung Eustachian tube, ang function niya is para magkaroon kayo ng ventilation papunta sa inyong middle ear at para rin ma-equalize yung pressure sa loob ng katawan at sa labas ng katawan ninyo. Okay? Now, kaya kayo nagkakaroon ng clog sensation kasi yung Eustachian tube na yun is either barado or hindi siya nagpa-function ng tama. Okay? So, emphasize lang natin, disclaimer, sudden clog ears yung topic natin for today. Okay? So, kung na-experience nyo to, is either madalas kayong may sipon, okay, na kung saan, pagbarado yung ilong nyo, syempre, tubo siya. So, hindi effectively nagkakaroon ng, kumbaga yung eardrum nyo matigas, hindi siya nagbabibrate ng tama, kaya clog yung sensation. Is either madalas kayong merong allergy. So, common to do sa mga kadalasang nasa maaalikabok na lugar, sa probinsya, sa Middle East, at kung saan man. Okay? Pangatlo would be, pag na-virus yung tenga nyo, yun, kadalasan, nawawala yung function ng inyong Eustachian tube. Yung pang-apat at pang-lima, mostly due to pressure. Kasi for example, kung nasa surface kayo, kunyari sa first floor kayo, sumakay kayo ng aeroplano na kung saan yung mabilis na pag-angat ng altitude o yung pag-angat ng katawan papunta sa space, kadalasan nagkakaroon tayo ng imbalance pagdating sa pressure na kung saan yung pressure sa katawan gustong lumabas. Okay? Now, ganun din naman kung galing kayo sa surface, nag-dive kayo ng mabilis papunta sa ilalim ng tubig, magkakaroon din ng pressure na kung saan yung pressure sa labas gustong pumaloob. Okay? So, yun yung mga common causes. Okay? May iba pang mga causes na kung saan hindi muna natin i-explain dito kasi more on medical yun. Pero give ko na lang kayo ng insight. Kunyari, meron kayong polyp sa ilong, meron kayong namamagang tonsils, at meron kayong alignment ng jaw. Kadalasan yung mga ibang causes, pero hindi siya masyadong audiologically relevant for us. Yung atin, yung kaya lang natin isolve today. Okay? So, bago tayo magsimula kung paano yung ating remedy, siyempre, re-request ko munang mag-subscribe muna kayo dito sa channel. Tulong nyo na lang din dito. At siyempre,
i-forward nyo na lang to sa inyong mga kaibigan, kakilala, kung gusto nyo rin silang tulungan in terms of their hearing care needs. And my name again is Sir Eros, isang clinical audiologist na based here dito sa Singapore. Kaya natin ginagawa to is to create an awareness for hearing health care. Okay? Siyempre, makikita nyo dyan sa ating chat, meron pala tayo ditong to show the support kung sakaling meron tayong mga viewers dyan na medyo high ticket, baka po pwede nyo supportahan. And again, all proceeds will go to our campaign na makapag-provide ng monetary help and also hearing aids help sa ating mga kakilala na nangangailangan ng tulong. Okay? So far proven naman, meron tayong mga natulungan na, pero syempre disclaimer lang din, hindi rin naman ganun kalaki yung kinikita natin para i-sustain na araw-araw tayo mamigay ng pa-premyo. Wala pa tayo sa ganun level. Okay? So, ang solution na po pwede natin gawin is ang mga sumusunod. Meron tayong mga props dito na po pwede natin gamitin. Ano ba yun? Wala pa. So, yung po pwede natin gawin is una sa lahat, kung meron kayong sudden clog ear sensation and ang kadalasan ay due to sipon or due to your allergy, syempre gagamutin nyo muna yun. So, sa Pilipinas, meron naman tayong mga over-the-counter na mga pharmacy, bibili kayo ngayon ng gamot para sa sipon at gamot para sa allergy. Okay? Inumin nyo muna yun, tapos habang naghihintay kayo mag-activate, ang pwede nyong gawin is lalagay kayo ng warm compress sa likod ng tenga. Okay? Ang purpose ng warm compress is para lumambot yung mga tissues at lumuwag-lumuwag yung mga mucus membranes, para madali nyo siya ma-expel. Okay. And then yung mga next step natin is dalawang method. Una is yung tinatawag nating toin B method. Toin B method, gagawin nyo, kuha yung mainit na tubig, maligam-gam na tubig. Okay. So bago nyo inumin, sarado nyo yung ilong nyo, then iinumin nyo ngayon yung warm na tubig para mabilis yung ma-flush pababa yung inyong ma-flush nyo yung pababa kung ano man yung nakabarado sa inyong sinuses, okay? And then, after that, ang gagawin nyo naman is yung tinatawag nating Valsalva Maneuver, kung saan i-inhale kayo. And then, pag-exhale, sarado yung ilong, then buga, okay? So, para yung hangin, instead na pupunta sa nostril nyo palabas or sa bibig nyo palabas, sa Eustachian tube siya dadaan para bumuka yung Eustachian tube at ma-drain paloob yung inyong mga mucuses at yung eardrum nyo ay mag-pop out. Okay? Malalaman nyo na effective siya pag nag-pop out yung tenga nyo. Okay? So, yun yung mga method na kailangan nyo gawin. Hopefully, itong mga to ay makatulong sa inyo and I hope na kung sakali mo makatulong, please comment in the video. Okay? Para naman maka-share sa iba kung anong mga dapat nilang gawin. And bukod doon is some announcement, medyo kakaiba pala yung Facebook page, weekly pala yung kanyang campaign, o machi-check natin kung sino yung mga top engagement or fans sa Facebook. So ngayon ginagawa natin, ini-screenshot natin. Siyempre gagawa na lang tayo ng content for that. And huli, maipost natin sa susunod. Okay? Sa susunod na ating pag-giveaway dito sa ating channel. Okay? Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, God bless. See you soon. Bye!